Mga ka-DIY, welcome back to our YouTube channel. So, ayun, na-miss nyo ba ako? So, halos isang buwan mahigit din tayong di nakapag-upload, mga ka-DIY. Pagpasensyahan nyo na po, naging busy lang po tayo nung December at saka nitong January. So, isishare ko naman sa inyo, malay nyo. Siguro gawan natin ng vlog, yun, vlog. Para makita nyo kung ano ba yung pinagkaabalahan ni ka-DIY nyo. Pero for today, habol lang to sa Chinese New Year, kaya kailangan ko nang magawa yung video na to, mga ka-DIY. Ito kasi, meron tayo ditong box galing kay Blue Tea or Blue Yeti. Blue Yeti? Umipiyok pa kay Blue Tea. So, unbox muna natin to para sa video na to. So, abangan nyo na lang yung sa Sabado or sa Sunday. Iba-vlog ko kung ano ba yung pinagkaabalahan ng inyong ka-DIY. So, ayan, tanggalin ko na sa box. So, sa loob ng box, syempre, may isa pa ulit box. Ayan. Ito nga pala is Blue Tea EB3A. So, ayan, no? EB3A. So, ayan, ito yung pinadala sa atin. Version 220 volts and gray. So, buksan natin. Mga ka-DIY, tingnan natin yung laman. Ang ganda. Siyempre, Blue Tea to or Blue Yeti, maganda yung packaging niyan, automatic. Kasi siyempre, mas pricey naman siya compared sa iba. Eh, legit naman, nakikita naman bakit. Why? Di ba? So, ayan, meron ditong power cord. So, cord lang, walang charger. Bakit? Malalaman nyo mamaya. At saka ito, yung kanyang solar cable, siyempre, DC na barrel sa kabila, at sa kabila naman ay yung ating MC4 para sa solar panel. Yun lang ang laman ng box. So, tanggalin natin yung styro. Ayun na. Napakaganda po kasi nito ka-DIY, mga ka-DIY. Ayan, ito na siya sa box. Kulay gray. Gray din yung pinadala nila sa akin last time eh. So, ayan. Blue Tea EB3A 268 watt-hour battery capacity. Ayan, no? 268. Nakalagay naman lahat ng mga specs niya, no? Oh, wala ka nang hahanapin pa. Itanong mo, ilang watts ba yung AC nito? Ayan, no? Nakalagay. 600 watts AC. Pure sine wave. Ang peak niyan, mga ka-DIY, ay 1,200. Pero yung average or rated is 600 watts. So, meron tayong dalawang outlet dyan. Switch. Ayan. Ito yung ating solar input. So, dyan natin ikakabit ito. Ito, yan. Dyan natin ikakabit. At saka, meron din tayong ano to? Ayan. Circuit protector. So, meron ditong resettable fuse. So, kapag nagkaroon ng problema sa charging, nagpa-pop, tataas yan, mga ka-DIY. At ito, syempre, yung ating input, 220 volts AC. Ito yung ating charging input. So, di ba wala na siyang kasamang charger, mga ka-DIY? So, bakit ba? Yan ay sa kadahilanan na ang kanyang charger ay built-in. Nasa loob na niya, mga ka-DIY, di ba? Kaya cord na lang ang binigay ni Blue Tea sa atin. Ayan, oh, ito na lang. Isasaksak na lang natin to sa outlet at saka yung kabila naman ay dito sa ating input. Ayan, isasaksak nyo na lang yan dyan. So, ayun. Yun yung kanyang charging option. So, ayun sa charging input. Ngayon, try nating buhayin. So, pwede siyang buhayin. Iba-iba, o pwede dito. Kasi power button din yan nakalagay. O. Pwede rin dito, power button. Pwede rin dito, power button. So, dito, try natin. O, yun, nabuhay. So, 70%. Ang ganda, no? Mas maganda to kaysa dun sa una nilang pinadala. So, 60 Hz. Nakalagay kung ilan yung output watts natin. Yung state of charge natin, 70 watts. Ay, 70 watts. 70%. Tapos, nakalagay na rin kung ilang oras mo pa siya magagamit, o 30 hours. Tapos, input, syempre, pag chinarge natin. Tsaka yung eco mode. So, ayan. Ayos, ha? So, paano buhayin? Try natin i-power on. Ay, power on. Buhayin yung ating ilaw. Ayun. So, may iba-ibang mode yung ating ilaw. Normal naman yan sa mga power station na ganito. May iba-ibang mode yung ilaw. Ayun.
pag i-on naman natin yung ating AC, ayun o, lalabas siya sa screen AC, tapos nakailaw din yung ating AC button. Kita nyo ba, kulay green. Ang DC, ayan, syempre, ayun, lumabas din yung DC. Tapos, pwede nyo nang gamitin itong ating mga regulated output. So, ito ay 12 volts. Pwede dyan isaksak yung mga DC vacuum, DC fan. So, pwede dyan. Dito, pwede ikabit yung mga router. Tapos, ito, meron tayo ditong, ito, ano lang, 15 watts lang na USB-A. So, medyo mababa to. Pero okay lang kasi meron ka naman ditong power delivery na 100 watts. So 20 volts, 5 amps yan mga ka-DIY, kaya 100 watts. So marami naman na tayong na-test na Type-C na may power delivery, which is napaka-useful lalo sa mga laptop or mga devices na meron ng Type-C capability power delivery. So ang astig, kompleto na! Actually mga ka-DIY, kung gusto mong mag-set up ng simple na solar setup, eto na yun eh. Meron ka ng solar charge controller sa loob. Meron ka ng inverter. Meron ka ng battery. Ayun pa nga pala, ang idadagdag mo na lang solar panel kasi meron ka ng cord, o diba? Meron ka ng off-grid na solar setup. Ay, meron pa pala tong ano no? Wireless charging 15 watts. So pag inon mo yung DC, mag-on din yan. O diba, astig? Tapos, namamatay din pala yung screen niya, no, pag matagal nang nakabuhay. Pero buhay pa rin yung output niyan. Kumbaga, para lang ano, o ayun, para lang mag-save ng energy, nag-off yung screen niya after ilang minutes siguro. So, ayun, meron ka ng maliit na solar setup. Idadagdag mo na lang yung solar panel, mga ka-DIY. Ang maganda nga pala dito, ay, lithium iron phosphate na yung battery niya. So, lithium iron phosphate, nasa na ba yun? Ayun o, yung battery capacity, 268 watt hours, 22.4 volts, 12 Ah. So, meron ka ng lithium iron phosphate na battery, which is very good compared sa lithium ion, mga ka-DIY. So, ang ganda ng packaging yun, no? Legit na legit talaga. Makikita mo yung bakit mas mahal siya compared sa iba. Makikita mo kasi sa build quality pa lang, eh, yung pagkakabuo niya, mga ka-DIY. So, may mga na-review na rin tayo na mas mura, although functional naman, pero iba pa rin yung build quality kasi ni Bluetooth kasi mas mahal siya. Mas pricey siya kung tutusin. Pero mas mura naman to kesa kay EcoFlow, mga ka-DIY. Yun, talagang mahal yun. So, yung battery nito, ayan, 268 watt hours, 22.4 volts, 12 Ah. 7... Kung di ako nagkakamali, 7S2P ata yung battery nito. So, check nga natin. So, 3.2 times 7. Ayun. So, 3.2 yung ating nominal voltage sa lithium iron phosphate. 7S, 22.4. Tapos, 12 Ah kasi naka dalawang 6 amp hour. So, dalawang 6 Ah na nakaparallel. So, 7S2P. So, bale, 14 pieces na lithium iron phosphate battery yung laman nito. Yung 32700 na size. Yung ginagamit ko rin sa mga generator ko, mga ka-DIY. Ayan. So, andyan naman lahat yung output niya, 600 watts nga. So, testingin natin yan. Tapos, ayun, yung sinasabi ko sa inyo na Type-C, 20 volts, 5 amps. So, 100 watts maximum. Pwedeng-pwede na yun sa mga laptop, direkta, mga ka-DIY. Tapos yung DC natin, 120 watts. Ayun. Hanggang 120 watts yung pwede nyong paggamitan itong mga to. Tigte 10 amps mga ka-DIY. Ano pa ba? Ayun lang naman. Wireless charging natin. So, ayan. Basic. Basic na basic. Function niya. Importanteng-importante to lalo sa mga nagwo-work from home tapos madalas yung brownout. So, magagamit na magagamit nyo itong mga ka-DIY. Siya nga pala may online app to eh. So, testingin kong install yung app para makita natin mga ka-DIY. So, ayan, nakapag-install na ako ng app mga ka-DIY. So, sinelect ko lang yung hindi muna ako mag-register offline mode. So, ayan o, inon ko lang yung aking Bluetooth. Tapos na-detect niya na to, EB3A. So, try natin kumonect.
via Bluetooth. Ayun, oh. So, kung ano yung nakikita natin sa screen. So, ayan, di ba? 70% yung state of charge. Nandito rin yun sa app. Ang astig, no? Meron online app. Tapos, nakikita dito na naka-on yung ating DC tsaka AC. Try nga natin i-off. Ayun, oh, namatay. Try natin i-off yung ating AC. So, ayun, namatay din. Ang galing! Real-time yung app natin kasi via Bluetooth naman yan. Ayun, oh, naka-on ulit yung DC. I-on ko rin yung AC. So, astig. Ayun, nag-on na siya. Ayun, oh, pinapower niya, oh, diba, astig. Ito rin pala, pwede ko dito remotely i-on tsaka i-off sa app. Turn off AC, oh, diba? Oh, namatay siya, nawala yung ilaw. So, ang astig, ito yung first time ko na naka-review ng portable power station na merong sariling app. Oh, diba, astig? Tapos ito, pag chinage mo siya via solar, nakalagay PV, photovoltaic yan. So, pag chinage natin siya dito, makikita mo dyan. Grid kapag dito mo siya chinage. So, astig! Astig nun! Astig nung app niya, no? Tapos alam nyo itong power lifting, mga ka-DIY. Diba, magagana lang yan sa mga resistive load, yung mga heater. Kasi diba, 600 watt lang to. Ang gagawin niya, kaya niyan kahit hanggang 1000 watt mahigit, pero ang gagawin niya, ibababa niya yung voltage from 220 magiging 110 pag ginamit mo yung power lifting. Kaso ang drawbacks nga lang nun, mas matagal siyang uminit, matagal niya bago mapainit, parang yung ginawa nating hack ng energy saving device, parang ganun yung ginagawa niya, binababa yung voltage para mataas, maitaas mo yung current at yung wattage. So ganun yung power lifting. So, sa charging pala, meron siyang tatlong mode. Yung standard, turbo, tsaka silent. So, yung standard, ilang try natin. Subukan natin yan mamaya para makita niyo yung pagkakaiba. Ayan. Tapos, yung echo shutdown, ito, kapag may nakasaksak ka dito sa inverter, tapos less than 10 watts lang ata, papatayin niya na yung inverter kasi nadidetect niya na nalimutan mo lang na buhay yung inyong AC. Ganun siya, mga ka-DIY. Tapos dito, pwede mo na rin kontrolin yung ilaw. O, oh, yun, oh. Hastig! Hi! Panis! Panis, mga ka-DIY, diba? O! Oh. Nakokontrol sa app, ang astig. So, ayun. Mas mahal siya compared sa iba, pero tingin ko naman sulit na sulit sa features, mga ka-DIY. Kasi nakokontrol mo siya. Ngayon, subukan natin i-charge muna. Charging muna yung subukan natin, mga ka-DIY. Kung nakikita nyo yung ilaw ko, nagre-reflect. So, testingin muna natin yung charging para makita natin yung standard, turbo, at saka ano yung isa? Standard, turbo, at saka silent. Yan. Try natin. Isasaksak ko lang to. So, ayan, sinaksak ko na siya, mga ka-DIY. So, charging tayo, standard. So, nag-charge tayo 263 watts. So, standard. Actually, yung standard na yan, 263 watts, mga ka-DIY. Yung battery natin, 268 watt hours. Isang oras lang, fully charged na siya. O, diba? Ganun kalakas yung charging nito. Ngayon, try natin yung turbo. So, yun yung normal niya, yung default niya, 268 watt hours yung kanyang AC charging. So, try natin yung silent. Okay? Silent. So, ilan na lang kaya yun? Ayun, 100 watts. So, sa 100 watts, syempre, mas matagal niya bago ma-fully charge yan. Siguro 2 hours mahigit, halos 3 hours. Pero, goods yan sa battery. Bakit? Kasi slow charging lang, mga ka-DIY. Mas tumatagal yung buhay ng battery kapag slow charging lang tayo sa current, hindi yung binibigla. So, kung ako papipiliin, gusto kong tumagal buhay nito, ito ako. Kasi hindi naman ako nagmamadali eh, di ba? 3 hours, Diyos ko, 3 hours lang na charging, pang backup ko lang naman to. Unless may lakad ka, sige, gawin mo yung standard at saka yung turbo. Ayun, turbo. So, tingnan natin kung ilang watts yung turbo. Ayun, mataas. 314 watts. Maitataas pa ba yan?
So 314 watts in less than 1 hour mga ka-DIY, mapupuli charge na natin yung ating power station. So ayun, kaso yun nga, hindi to healthy sa battery kasi mamadaliin natin yung charging eh. Kasi tingnan mo, meron siyang warning. Ayan o. Swiftly charge to full at 350 watts max. So ayun, so hindi siya talaga advisable. Pang ano lang, siguro mabilisan lang, nalimutan mo lang i-charge at kailangan mo nang umalis. So i-charge mo ng ganito turbo, mga 15 to 30 minutes siguro ganun. So recommended to activate this mode only when urgent. Yun. Tapos halimbawa sabi ni Meralco magba-brown out bigla. So ayun, sige, i-turbo mo. Pero huwag madalas. Doon lang tayo sa silent mga ka-DIY. So diba? Mas good for the environment yan. Tsaka goods for your battery mga ka-DIY. So goods na goods yung ating charging, no? May breaker na siya. So pag may problema yung ano, nag-fluctuate, mag-tip-trip yung ating breaker, resettable breaker yan. Tapos ito yung ating solar input. Ngayon, try naman natin yung ating AC. So tanggalin ko muna ito mga ka-DIY ha. So ang galing talaga nung up nung astig. Tingnan lang natin kung pure sine wave. Pero malamang pure sine wave naman to kasi blue chin. Yung iba nagko-comment, blue wetty daw talaga. Yung blue tea po na pronunciation, pumunta po ako sa website ng blue tea, blue wetty. Puntahan nyo po, may nagbablog doon kung paano gamitin yung mga power station nila. Ang pronounce niya, blue tea. So, ginaya ko lang mga ka-DIY. Huwag nyo po ako sisihin. Ginagaya ko lang siya. So, tingnan natin yung AC output. On natin. So, 230 volts AC. So, ang ating frequency. So, ayan, 60 hertz din naman siya sa ating meter, mga ka-DIY, 60 hertz. 230 volts, 60 hertz. So, goods. Ngayon, check natin kung pure sine wave. So, ayan mga ka-DIY, sobrang linis ng kanyang pure sine wave. Nakikita nyo naman. So, ayan, legit. Pure sine wave ang ating blue tea. So, very good, very good. Tapos, i-check na rin natin yung voltage output ng ating DC. So, regulated yan. Para ma-check, syempre, gamit tayo ng ganito. Ayan, para mas madali. So, check natin, ilan ba? Ay. I-on ko pala, naka-off pa pala mga ka-DIY. So, ayan, meron tayong 13.29 DC volts. So, goods, regulated dyan mga ka-DIY. Kasi syempre yung voltage natin dito ay 7S, di ba? 22.4 volts nga eh. Kaya regulated dyan, 13.29. So, parallel lang naman tong tatlo. Goods na goods mga ka-DIY. Ayun, medyo mahaba na yung video natin. So, gagawa ko na lang to ng part 2 mga ka-DIY. I-overload test natin to, tsaka short circuit. Titingnan natin kung gano'ng ka-effective ba yung protection ni Blue Tea. Hi! At tsaka, susubukan din natin buksan kung kaya natin. You're eating? Very good. Susubukan natin kung kaya natin buksan mga ka-DIY para makita nyo yung loob. At tsaka yung ating solar input. So, subukan din natin yan mga ka-DIY. So, ayun lang. Maraming salamat mga ka-DIY. Abangan nyo yung susunod na video after nito. Ipapakita ko saan ba ako naging abala mga ka-DIY nitong mga nakaraan. So, kung interested kayo kay Blue Tea, promise naman super recommended yung quality talaga nito. Quality talaga siya. Kaya nga hindi ako nagsasawang reviewin at tanggapin to. Kasi quality talaga, promise. Although medyo mas pricey siya, okay lang, basta may budget ka mga ka-DIY, pasok na pasok to sa inyo, basta pasok sa inyong budget, kaya nga pasok na pasok eh. So ilalagay ko na lang yung link sa video description,
From China kasi to, tsaka yung manufacturer natin. So, actually, pinopromote nila kaya hinabol namin yung video na to kasi meron silang Chinese New Year promo. So, baka malaki yung ma-discount nyo mga ka-DIY. Check nyo na lang yung link sa video description. So, yun lang. Maraming salamat and thank you kay Blue Tea for sending us EB3A. So, ayun. Maraming salamat sa napakagandang portable generator or portable power station. So, patayin na natin. O, diba? Astig. Very good. Very good na very good. Ang ganda. Maraming salamat mga ka-DIY.